Muli namang paalala sa mga motorista, mag-ingat at iwasang magmaneho kung inaantok. Kabi-kabilang mga aksidente sa kalsada kasi ang naganap sa Magdamag. Meron pang isang nasawi. Magbabalita si Gary De Leon. Mag-aalas 8 kagabi nang magpang-abot ang dalawang rider ng motorsiklo niyan sa Santol Street at Balyeo Street sa Sampaloc, Manila. Liliko sana pakaliwa ang isang rider na pa-northbound, pero dire-diretso lang ang kasalubong niyang isa pang rider. Tumilapon ng unang rider habang kita sa CCTV ang pagsirko ng isa pang rider. Ang lumikong rider na kinilalang si Leonardo Mantica, sugatan ng isugod sa ospital. Dead on the spot naman ang rider ng mabilis na motorsiklo na si Michael Evangelista. Naharap ang sugatang rider sa kasong reckless imprudence resulting to homicide at damage to property. Wasak naman ang unang bahagi ng sasakyang ito matapos bumangga sa mga concrete barriers sa EDSA Mandaluyong City southbound kaninang madaling araw. Tungkap din ang solar-powered early warning device sa kalsada. Pag-amin ng driver ng naaksidente sa sasakyan, binabaybay niya ang EDSA Palas Piñas para magsundo ng empleyado nang bigla siyang nakaidlip. Oh sir, hindi na. Nakaidlip na talaga ako pag ano, bulaga. Kaubaw pa lang, nararamdaman niya na daw yung antok niya. Eh ngayon, susunduin niya yung amo niya sa Las Piñas. Ayun, ito na nangyari sa kanya. Buti na lang at ligtas si kuya at wala ng ibang sasakyang na damay. Tumagilid naman ang L300 van na ito sa White Plains Avenue sa Quezon City bago mag-alas 6 kaninang umaga. Inararo rin niya ang ilang concrete barrier at plant box sa lugar. Antok din daw si kuya driver na pauwi sana galing sa isang mall sa Las Piñas. Dating po dito sa may madilim na area, parang nag-blurred yung paningin ko. Tapos parang namalayan ako, dito na kami, sumadsad na kami. Tapos diretso na tumumba. Pagdating siguro dito po, biglang madilim kasi dyan, baka bigla nakapikit ako. Buti na lang, wala naman nasaktan sa 10 niyang pasahero. Naging maagap din ang mga enforcer sa paghatak at pag-impound sa tumagilid na sasakyan para din na ito makaperwisyo sa traffic. Pero kapwa sila mananagot dahil sa kanilang mga nasira. Kaya paulit-ulit ng paalala ng mga otoridad sa mga motorista. Kung inaantok ay itabi na lang muna ang sasakyan at magpahinga o wag na lang munang magmaneho para hindi makaabala. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5.